Princesa. In Nara, Palawan, Dragman Nara Branch. In Quezon, Palawan, One Nico Marketing. In Brooks Point, Farmers Grocery. And in Rio Tuba, RTN Consumer Store. Ipinababatid sa lahat na kailangan mo nang magparehistro sa Puerto Princesa City Vaccination Information Management System or PPCVIMS bago mabigyan ng bakuna. Makipag-ugnayan sa inyong barangay hinggil dito o maaari rin sa pamamagitan ng online. Buksan lamang ang link na http://bit.ly/PPC-COVID-vaccine-sign-up. Pwede ring magtungo sa Puerto Princesa City Coliseum upang makapagparehistro at sa master listing para sa pagbabakuna mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang pabatid na ito ay hatid ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa, City Health Office, CDRRMO at ng City Information Office. 94.3 DWIZ Palawan. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Mga tangay, ang oras, 2 minuto, makalipas ang alas 6. DYPR, balita sa umaga. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, naluwigan ng Palawan ngayon ay araw ng Huwebes, October 28, 2021. Narito na ang mga pangunahing balita na dapat niyong abangan ngayong umaga sa DYPR Balita. Headlines. Pamahalaang panlalawigan, naglagay na din ng mga heavy equipment sa detour ng Maasin Bridge. Headlines. Akses sa mga sementeryo sa lungsod hanggang ngayong araw na lamang. Headlines. Rapid Assessment and Damage Team, wala pa rin kumpletong report sa total damage ni Bagyong Maring. CTPNP nagpaliwanag sa pag-ticket sa motorsiklong walang face mask kahit naka-helmet. Labing limang miyembro ng communist terrorist group na New People's Army voluntaryong sumuko sa MBLT-3. Sa showbiz balita, former Miss Palawan Universe Jennifer Linda, live streamer na. At sa ating balitang Good Vibes, tribong taot bato ng Rizal, kinilala ngayong Indigenous Month Celebration. Abangan ang detalye ng mga balitang yan, makalipas lamang ang ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pera padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Wala hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic-proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka at Aurora Beauty Products. Wala kang talo palawenyo dahil bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes health, wellness and financial freedom. Visit iFern Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977-673-4292. Mga kababayan ko sa Southern Palawan, 2nd District, ako po si Engineer Nelson Gabayan, isang licensed geodetic engineer. Ng balita mula kay Romy Luzares. Balita. Puspusa na ang ginagawang pagsasayos sa napinsalang detour sa Maasin Brook Point kung saan nagpadala na ng mga heavy equipment ng pamahalaang panlalawigan para makatulong sa Department of Public Works and Highways o DPWH Engineering District sa maagang restoration nito. Kaya naman tulong-tulong
ang mga ahensya ng gobyerno ngayon na sa pagpapadali para maisayos ang detour. Ayon kay Provincial Information Officer Attorney Christian Cuhampo, masyado nang nagbigaya ng abala ang natenggang sulay kaya pinamamadali na ni Governor Jose Alvarez ang detour kung saan magkakatuwang na ang provincial government, UPWH at municipal government ng Brooks Point para madaanan na ang detour. Hindi na umano nagpadala ng mga truck ng pamahalaang panlalawigan para sa kargahan ng mga produkto paikot sa Rizal dahil pinalagyan pansamantala ng madadaanan ng mga tao at pangarga ang nakatinggang tulay at mamadaliin na lang ang pagsasaayos ng detour parang o habang pinaplano ng sangguniang panlalawigan ang napasagutin ang DPWH at kontraktor ng permanent grid sa sobrang tagal ng pagkakabinbin nito. Basa sa mga o base sa mga larawang kuha ni Board Member Ryan Mamintan, Chairman ng Committee on Infrastructure sa Sangguniang Panlalawigan, mapapadali na madaanan ang detour dahil sa dagdag pwersa na mga heavy equipment ng pamahalaang panlalawigan na nasa maasin detour construction sa ngayon. Samantalang sa huling napagkasunan ng Provincial Board ay tuloy ang pagsalang sa Q&A ng lahat ng nirequest na imbitahan sa susunod na sesyon na kaugnay sa usapin ng maasin na bridge detour. Romy Lozares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawin. Maraming salamat, Romy Lozares. Akses sa mga simenteryo sa Puerto Princesa hanggang ngayong araw na lamang. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Pinaagan pa ng isang araw ng city government ang pansamantalang pagsasara o pagbibigay ng akses sa mga sementeryo dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa inilabas na Executive Order No. 47 kahapon na nilagdaan ni Mayor Lucilo Bayrona, nakasaad na mula bukas October 29 ay pansamantala na munang ipagbabawal ang pagbisita sa mga sementeryo ng publiko hanggang sa November 2. Ito ay alinsunod na rin sa inilabas na advisory ng DILG sa lahat ng local government units upang malimitahan o maiwasan ang pagdagsa ng mga tao na bibisita sa mga sementeryo bilang paggunita sa undas ngayong taon dahil na rin sa COVID-19. Samantala, nakasaad din sa inilabas na kautusan ni Mayor Bayron na exempted naman dito ang pagsasagawa ng mga burol necrological services at pag-cremate. Ito anya ay upang maiwasan ang posibleng pagkalat pa ng virus lalo pat mayroon ng kumpirmadong kaso ng Delta variant dito sa lungsod ng Puerto Princesa na mas nakakahawa at nakamamatay. Samantala, inaatasan din ang mga barangay officials, partikular na ang mga barangay tanod at gayon na rin ang City Anti-Crime Task Force at Public Order and Safety Office ng Puerto Princesa na magsagawa ng monitoring at mahigpit na ipatupad ang nasabing kautusan. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawin. Maraming salamat, Chris Barrientos. Rapid Assessment and Damage Team, wala pa rin kumpletong report sa total damage ni Bagyong Maring. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Hindi pa rin nakakapagsumiti ng kumpletong total damage assessment sa ang response and damage assessment team ng pamahalaang panlalawigan sa total damage ng nakaraang Bagyong Maring sa sur ng Palawan. Ay kay Attorney Christian Cuhampo, hindi pa rin daw tapos sa validation ng mga nagsagawa ng assessment sa mga nasirang pananim sa agrikultura, mga livestock, ari-arian ng mga pamilya na nawala ng tahanan kasama na ang mga nawala ng pamilya. Sabi pa ni Attorney Cuhampo, lahat ng kanyang nakuha ay mga initial na damage pa lamang at ilalabas na ngayong araw. Patuloy niya pa itong kinukumpleto para sa mga tanggapan ng provincial government sa personal na nagsungo sa munisipyo na direktang naapektuhan. Sa ngayon, patuloy naman naman ang kanilang pagbibigay ng pagkain sa muli na namang inabot ng pagbaha at muling dinagdagan ang mga relief goods na nakapreposition sa mga munisipyo bilang paghahanda pa rin habang nasa panahon ng tagulan at bagyo. Inaasahan naman ng pamahalaang ng panlalawigan na mababawasan ang kinakaharap na problema sa sur ng Palawan kapag tuluyan na sa ayos ang daan patawid ng sur ng Palawan at Puerto Princesa. Romy Lizarro para sa DYPR, ang una sa puso ng Palawan.
DYPR Balita. 10 minuto makalipas ang alas 6, sa ibang balita pa, City PNP nagpaliwanag sa pagtiket sa motoristang walang face mask kahit naka-full face helmet. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Iginiit ng City Police Office na walang mali sa pag-i-issue nila ng ticket sa isang motorista na walang suot na face mask sa kabila ng nakasuot naman ito ng full face helmet. Ito ay matapos magreklamo at magpost sa kanyang social media account ang isang motorista na si Joe J. Distor na sinasabing pinara siya sa checkpoint ng PNP sa may labas ng tanggapan ng City Police Office sa Barangay San Pedro. At nang siya ay kausapin ng police ay iniangat ito ang visor ng kanyang helmet at nakitang wala siyang suot na full face o wala siyang suot na face mask at doon na siya inisyuhan ng ticket. Ayon kay Major Joseph De La Cruz, ang hepe ng City Community Affairs and Development Unit ng CTPNP, kailangan pa rin sundin ang pagsusot ng face mask kapag nasa labas ng bahay kahit pa nakasuot ng full face helmet ang isang motorista. Ito anya ay bilang proteksyon na rin sa isang individual o sa driver kapag siya ay nasa labas ng kanyang bahay. Sa panig naman ng COVID sheriff, sinabi ng pinuno nito na si Hernan Libaw na sa kanilang panig sila ay nagbibigay na lamang ng tinatawag na human consideration at kung ito ay nakasakay naman sa kanyang motorsiklo na hindi na anya nararapat pa na isyuhan ng ticket kung walang suot na face mask ang isang motorista. Pero kung bababaan niya ng motorsiklo, ay dapat nasuot na nito ang kanyang face mask. Sa panig ng PNP, tutuloy lang nila ang kanilang pagsasagawa ng ganitong uri ng panghuhuli sa mga motoristang hindi nasusot ng face mask kahit sila ay naka-full face helmet dahil ang ginagawa lamang nila dito, tulad na rin sa sabi ni De La Cruz, ay kanilang iniingatan lamang na magkaroon ng hawaan pa ng COVID-19 na virus dito sa lungsod ng Puerto Princesa dahil na rin sa kinakaharap na pandemya. Ipinaliwanag rin ito na ang pagsusot ng face mask ay hindi lamang limitado kapag naglalakad, kung hindi kahit nasasakyan, maging ito man ay privado, dapat ay nakasuot pa rin ng face mask ang isang individual. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawen. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. Abangan ang ibang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Mga kababayan ko sa Southern Pasabirong, Quezon, Palawan. Magmula 1995, nandito na ako sa Palawan bilang kontraktor ng Department of Agrarian Reform, DAR, Department of Environment and Natural Resources, DNR. Isusulong ko ang economic development, education, health, and sport. Unity above all, pagkakaisa sa lahat. Katutubo ka man, Muslim, Kristiyano, Lumad, importante tayo ay magkakaisa. Magkakaisa tayong harapin ang lahat ng problema at sama-sama tayo sa lahat ng laban at hamon ng inaharap. Ako po ulit si Engineer Nelson Gabayan, kasama ang buong persa ng Team NM Gabayan at Servisyong Palawenyo ay inialay ang aming buong lakas para sa ikaunlad ng ating lalawigan. Engineer Nelson Gabayan po, ang gabay sa kinabukasan. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan, Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank, along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. Mahalaga na ang iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best-tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa No. 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Magliligtas sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis
malinis, tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais mo ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan, ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. DYPR Balita sa Umaga. 16 na minuto makalipas ang alas 6. Sa ibang balita pa, 15 miyembro ng Communist Terrorist Group New People's Army ang sumuko sa MBRT 3 noong October 25 sa Barangay Tinitian, Rojas, Palawan. Ang pagsuko ng mga miyembro ng CTJNPA ay sa pakikipagtulungan ng Barangay Tinitian, Rojas Municipal Police Station at ng Rojas Municipal Task Force, ELCAC, at ng local community at stakeholders. Ikinuwento ng 15 sumuko na na-recruit sila ng CTJNPA noong August 17 at September 4 ngayong taon lamang. Pero nagpasya daw silang sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan matapos silang ma-realize na naloko sila ng makakaliwang grupo. Kasabay ng kanilang pagsuko ang pangako na makikipagtulungan sila sa gobyerno at labanan ang illegal na gawain ng CTJNPA sa bawat komunidad sa lalawigan ng Palawan. Sa kasalukuyan ay nakabalik na sa kanikanilang pamilya ang mga surrenderees at patuloy silang imo-monitor at bibigyan ng tulong ng Rojas Municipal Task Force, ELCAC. Tiniyak naman ang pamunuan ng Rojas Municipal Task Force, ELCAC sa pangunguna ni Mayor Dennis Sabando, katuwang ang Palawan Task Force, ELCAC, na bukas palad ang pagtanggap at pagsuporta sa mga dating na-recruit at nalinlang ng CTJNPA sa kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan. Patuloy na nanawagan ang Marine Battalion Landing Team 3 at Joint Task Force North sa ilalim ng 3rd Marine Brigade at Joint Task Force PICAC sa pamumuni ni Colonel Jimmy Larida sa mga teroristang NPA na patuloy na nagtatago sa kabundukan na bumabana at talikuran ang maling pangaral at doktrina at magbalik loob sa gobyerno. Sa ibang balita, Barangay DRRMs inatasan na manguna sa pagsasagawa ng declogging sa kanilang mga barangay. Ang detalye ng balita, hatid ni Chris Barrientos. DYPR Balita. Inikayat ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang lahat ng mga barangay officials sa lungsod ng Puerto Princesa na pangunahan ang declogging o paglilinis ng mga kanal waterways sa kanikanilang mga nasasakupan upang maiwasan ang pagbahatoy makakaranas ng malakas na pag-ulan tulad nito mga nakaraang linggo at naranasan din hanggang sa araw na ito. Ayon kay Earl Timbangkaya, ang program manager ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga barangay officials ang nakaalam at nakakita sa sitwasyon sa kanikanilang mga barangay kaya ang mga ituan niya ang dapat na manguna sa periodic declogging at pag-aalis ng mga debris o mga nakabara sa mga culvert at mga kanal sa kanilang nasasakupan. Sinabi pa nito na ito ang isa sa mga pinakamabisang gawin upang maiwasan ang mga pagbaha dito sa lungsod tulad na lamang ng naranasan sa Barangay Siksikan at Barangay Santa Lourdes nitong nakaraang linggo. Sinabi pa ni Timbangkaya na sila naman sa CDRRMO ay may ginagawa rin ganitong mga operasyon pero ito anya ay hindi nila maiisa-isa ang lahat ng mga barangay at ang nakakakita dito ay ang mismong mga barangay officials. Hinikayat din ito ang mga residente ng lungsod ng Puerto Princesa kung nakikita na may mga baranas sa kanal ng kanila, sa kanilang mga lugar ay agad na ipaalam sa kanilang mga barangay officials upang magsagawa ng paglilinis dito. Matatandaan na nito nga mga nakaraang linggo ay ilang mga barangay din dito sa lungsod ng Puerto Princesa ang binaha dahil na rin sa malakas na pagbuhos ng ulan. Sinabi pa ni Timbangkaya na maliban na dito sa pagsasagawa ng periodic declogging, ang city government naman ay tuloy-tuloy rin sa pag-aayos ng mga drainage system dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo.
DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. Ang kaso ng COVID-19 sa mga munisipyo, normal na daw sa ngayon. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzon. DYPR Balita. Walang mga munisipyo sa lalawigan ng Palawan ang humihingi ng anumang requirements para makapasok sa kanilang bayan. Ang lahat na magustong pumasok, ito ay ayon kay Provincial Information Officer Attorney Christian Cuhampo. Wala umanong mga munisipyo ngayon ang namumroblema sa kaso ng COVID-19 sa ngayon. Kaya naman bukas na bukas ang mga ito sa kanilang negosyo at lahat ng transaksyon. Bagamat naandun pa rin ang iba yung pagpapatupad ng mahigpita ng health protocol para sa kaligtasan ng lahat. Bagat matuloy ang plano na makuha ang herd immunity para tuluyan ang makakagalaw na maayos ang lahat ng munisipyo kung saan mabagal pa rin ang pagdating ng mga vaccine sa munisipyo, kaya nag-utos na umano ang gobernador ng double time ang gawing pagbabakuna kapag nakatanggap ng vaccine ang isang munisipyo. Ngayong araw ay maglalabas umano si Tere Cuampo ng bilang ng porsyento na nabakunahan na sa mga munisipyo ng lalawigan ng Kalmawan. Romy Lutares para sa DYPR, ang unang sa puso ng mga Palawanyo. DYPR Balita. Maraming salamat kasamang Romy Lutares. Ang ibang balita, abangan sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasul. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. I love you. Mi amor. Jitem. Ti amo. Sarayo. Ashitiro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Calle Ana Lanzana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery, owned and managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. DYPR Balita sa Umaga. Showbiz Balita. Sa ating Showbiz Balita, former Miss Palawan Universe Jennifer Linda, live streamer na. Ang detalye ng Showbiz Balita mula sa Showbiz Insider, Joel Contribida. Showbiz Balita. Pinagkakaabalahan ngayon ni dating Miss Universe Palawan Jennifer Linda ang pagiging live streamer sa Bigo app. Beauty Queen o Pageant Mentoring ang content ng mga live video ni Linda. Anya, may agency na kumuha sa kanya nung time pa ng Miss Universe Philippines, pero dahil busy siya sa school, ay nito lang June siya nakapagsimula na karamihan ng kanyang mga viewers ay galing pa sa ibang bansa. Kadalasan anya siyang tinatanong ng mga pageant questions at kung paano niya ito dapat sagutin. In return, tumatanggap siya ng mga virtual gifts at hindi raw bumababa sa 20,000 ang kinikita niya buwan-buwan. May plano pa rin sumali sa mga beauty contest si Linda. Anya, baka pagdating niya ng edad na 22 at para makapag-focus din daw siya sa pag-aaral ngayon. Si Jennifer ay 19 years old pa lang ngayon. Sa may mga Bigo account, pwede niyo i-follow ang account ni Jennifer, ang Linda_Jennifer. Samantala, kahapon pinangunahan ni Jennifer ang charity gift giving ng Miss Palawan Charity sa Barangay Bagong Sikat sa Bayan ng Nara. Joy Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Balitang Good Vibes. At kayo naman para sa ating Balitang Good Vibes ngayong umaga. Bilang paggunita ngayong Oktubre ng Indigenous Peoples Month, isang pagpupugay sa tribong taot bato ang nilabas ng National Museum of the Philippines, kung saan maraming beses na nila itong nabisita para aralin ang kanilang kultura, pamumuhay at mga kinakaharap na mga isyu. Unang tinubo ng National Museum ang Singnapan Valley sa Barangay Ransang sa Bayan ng Rizal noong 1978.
Dito nalaman nila na may panahon na sa lupa na ninirahan ang tribo depende sa klase ng panahon. Pag-amihan tuwing Setyembre at bumabalik sila sa kuweba. May kwento rin sila na mga stars formation na bahagi na ng kanilang makulay na kasaysayan. Isang ritual din ang ginagawa ng mga kalalakihan bago simulan ang hunting season. Iba-ibang alay sa Diyos ang kanilang ibinigay, sa kadalasan ay mga inukit na hayop sa kahoy. Ito ay bilang paghingi nila ng pahintulot. Taong 2017 ay binalikan ng National Museum ang mga taot bato. Isang photo exhibit ang naging resulta nito na dinala pa sa Tabon Museum upang ipakita sa mga taga-Palawan. Ang mga mahigit na 120 na larawan na kunan sa tribo na tinuturing na isa sa mahirap pa narating na mga katutubo sa Palawan. Sa ngayon, ayon sa pahayag ng museo, may mga kinakaharap na mga isyu ang tribo, gaya ng magkabagong ekonomiya at mga bagong relihiyon na pwede magbago sa kalagayan ng mga taot bato. DYPR Balita. Sa mga liwag-limog ko yun noon, Amos, madal kita ko yun noon, ituturo ka natin ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita iko yun noon. Mayad nga daw aning duntanan mga tangay, bug, titinaig mga gurang-gurang. Ako yung duntangay nga si Ryan Ibanez, ang inyong katabid sa tangpagadali lingwayin ko yun nun, ang opisyal nga lingway, iyang probinsyang Palawan. Sa adlaw nga dyan, bisarang ko yun nun nga tangadalan, mamanang Luwaw. Ang Luwaw mamanang kalit lang mga pagbisita, nga kadangmitan para magpangumusta. Sa Tagalog, ang Luwaw ay pagbisita o pagdalaw. In English, Luwaw is a short visit, usually to check on someone's well-being. Ta gamitin ta sa tungtultulanan ang bisarang Luwaw. Ang Luwaw kami kilula kapun, dutusan ng balay sa sugod. Mga tangay, kadangag tagag manta, igamitin ta tang lingwain ko yun nun. Diyan nung tangay Ryan Ibanez, mayat nga daw aning tuntanan. Amblig! Amos! Madal kita, iko yun nun! DYPR Balita! Weather Report! Sa ating ulat panahon, bahagyang lumakas ang amihan o northeast monsoon at apektado na ang buong Luzon kasama ang Palawan. Asahan ang malamig na hangin na may mahihinang pag-ulan. Ang bagyong may international name na Malu ay ganap ng typhoon. Nasa 1,800 kilometers ng extreme northern Luzon, inaasahan ito ang kikilos north-northeast at hindi papasok ng bansa. Sa ating panahon, dahil pa rin sa amihan, malamig ang ating panahon sa Palawan. Ang Puerto Princesa ay makakaranas ng 25 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura. Sumikat ang araw alas 5:50 ngayong umaga at lulubog alas 5:29 ng hapon. DYPR Balita. At dalawang araw bago po matapos ang voter registration. Sa mga hindi pa nakakapa-register, mayroon pa po kayong dalawang araw para humabol sa COMELEC voter registration. At magandang umaga kay Teacher Lance Aldrin Adjon dyan sa Bayan ng San Vicente, kay Teacher Kay Juancho. Good morning din kay Missioni Pilapil at kay Rostan at kay Sir Rico Pablico. Maraming salamat sa inyong panonood. Yan ang pangkabuan ng aming mabalitang nakalap ngayong Huwebes ng umaga. Maraming salamat. Hanggang mamayang alas 11:30 hanggang alas 12 dito pa rin po sa DWIC 94.3. Ako po si Ruth Rodriguez. Magandang umaga. Ako si Nico Mendoza at yan ang DYPR Balita sa umaga. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang mamaya, dito sa DWIZ 94.3 Palawan. Ito ang 94.3 DWIZ Palawan. Your music and news radio.